Mahilig ka ba makinig ng video din? Anong routine mo para may idea kami? Okay. Sige. Actually, ito yung ngayong araw yung isa sa mga pinakamaagang gising ko eh. Seryoso? Gising ako 8 a.m. Pero usually kasi ba nga, medyo late na ako nagigising. Kasi late na rin ako natutulog. Pero pinapractice kasi simulan ko ang practice na magising na maaga. So magising ng ano, madaling araw pa lang, gusto ko gising na ako. Pinapractice ko pa lang yun. So ano, buti na lang mayroong ganitong interview para ano, mas na-push ng mas maaga yung ano ko, yung pagising ko. So pagkagising ko, ang una kong ginagawa is papasalamat muna ako na may bagong araw na naman. Yeah. And tinitignan ko na mabuti yung anak ko tsaka yung asawa ko. Tapos gusto ko lang makaramdam ng gratefulness, no, na so talaga ano, magpasalamat na ano, na wow, sarap pala mabuhay dito, yung pamilya ko. So yun yung unang-una. Tapos siyempre, ano bang una nating ginagawa? Yung iba sa inyo, hinahawakan yung cellphone. Ako, hindi ko kagad hinahawakan yung cellphone ko kasi major source of distraction yun, no? Pero ano ba talaga una ginagawa natin? Siyempre, umiihi muna, jingle muna. Correct. Muta-muta pa tayo niya, muta-muta. It's either magtitimpla ako ng kape or tsaa, no? So yun yung una kong ginagawa. And then nag-mind exercise ako, no, mindfulness exercise yung pinakauna kong ginagawa. Focus mind exercise for siguro mga 15 to 20 minutes. Madalas yun yung pinakaunang routine ko sa nurture ko yung isipan ko, no. Ina-empower ko yung sarili ko. Kapag nagma-mind exercise ako, una ko iniisip yung ano yung mga bagay na grateful ako. Napaka-importante nung pag-cultivate nung pagiging grateful. Kasi pag grateful ka, yung thankful ka, no? Yeah. May exactly. Gratitude attitude ka. Ano ba mararamdaman mo pag very thankful ka? Di ba makakaramdam ka ng saya? Yes, feel good. Feel good. And ang saya, di ba? Kapag masaya ka, tanong, pag masaya ka, nagiging creative ka ba or nagiging nakaramdam ka ng takot? Pag masaya ka. Creative. Nagiging productive ka. Productive. Diba? Nagiging, nagiging productive ka, nagiging creative ka. Hindi ka malulungkot eh. Pag masaya ka, syempre. Totoo. Diba? Now, ang problema kasi ng iba, napapansin ko, kahit ako dati ganun, check ko kagad yung cellphone ko, may mga negative news or negative something negative sa social media or sa TV, nood kagad sila ng TV. So pag yun, pag something negative kagad yung pumasok sa isipan mo, automatic yun, makakaramdam ka kagad ng negative feeling, negative emotion, and susunod na yung katawan mo. Sira araw mo. Sira araw mo. Diba? Kapag negative yung pumasok sa isipan mo, makakaramdam ka ba ng something na positive? Hindi, di ba? Hindi. Ang lungkot na naisip mo, tas tawa ka ng tawa. Baliw ka na lang pag So, ingatan natin kung ano yung pumapasok. Unang pumapasok sa isipan natin. Mm. So, kaya napaka-importante na something happy, something joyful, like pagiging grateful, yung unang pinapasok natin sa isipan natin. Para simula pa lang ng araw mo, condition ka na, na gawin yung mga importanteng task na gagawin mo. Kasi sa atin, di ba, ang una nating ginagawa, ang una natin ginagawa sa umaga, yung mga pinaka-importanting task. So, bago pa sumabak doon, kailangan tama yung kondisyon ng isipan mo, tama yung kondisyon ng emosyon mo, tsaka ganado yung, ano mo, yung katawan mo. Di ba? Kapag masaya ka, tumatalong-talong ka pa nga, di ba? Gusto mo sumayaw, gusto mo kumanta. Tsaka ano din, Brother Edward, no, ako kasi ginagawa ko rin yung pagiging, kasi minsan iba, hindi natin masyado mag-gets yung grateful. Ang ganda yung sinabi mo, thankful. You just say thank you. Kanina, nakita ko yung tinapay na kinain ko, sabi ko, thank you. Thank you, Lord, sa tinapay na to. Thank you, Lord, sa partner ko. Thank you sa computer ko. There's something kapag sinasabi mo yung thank you,
bukod sa iniisip mo yung thank you, may kakaibang ano. Yun nga, once you, yun yung tinuturo ko rin dito, Brother Edward, yung once you feel good, you do good. So, yes, maganda exactly yung sinasabi mo na tone. Umpisa pa lang na sineset mo yung mind mo na yung ikaw ang nagko-control ng araw mo, ng mind mo, sineset mo siya sa right direction. Kasi nga kung hindi, pagka nakakita ka agad sa internet na napanood mo na negative, may isiset ka rin niya dun eh. So, siguro maganda rin yung binanggit mo yung nga, kailangan aware ka sa umaga pa lang, self-aware ka na I need to do yung dapat kong gawin. Tama. Yun. And, ay, nakita pala si Jeffrey kanina, Jeffrey Lopez. Oh, batiin natin. Mga kasamahan mo ito dati. Saka lang, oo, ha. Momentum yung... Dami ko rin natutunan dyan sa tao na yan. Ang sipag nito. Oo. Ang laki ng bahay. Ang laki ng bahay nito. Parang ikaw to eh. Laki ng bahay nito. Dami sasakyan. Brother Jeff, I love you, brother. I miss you. Malapit lang to sa amin. Okay. Galing. Nag-reminis, so, ayun. Sige, bro. Sa pagdating sa gratitude, tama din yung sinabi mo na akala kasi ng iba na ang kailangan lang nilang ipagpasalamat yung mga malalaking nangyayari sa buhay nila. No? Yun. Actually, yun. Ang totoo, pagiging grateful, kahit yung mga simpleng bagay, nagising ka, na buhay ka pa rin hanggang ngayon, yun, isang bagay yun. Tsaka yung malilit na bagay, yung nakaraan nga, nag-painting kasi kami nung panganay kong anak. Ayan, no? Oh, na-post mo yun, no? Ang ganda, no? Ayan. So, I'm very grateful kasi nagkaroon kami ng quality time. So, yung mga ganun bagay, pinagpapasalamat ko yun sobra-sobra. Tapos, nung isang araw umulan, ligo kaming lahat dito sa ulan? Mga ganun lang. Oh, mga nice. Ganun. Oo, sa ulan. Kasi, sobrang pinagpapasalamat ko yung mga ganun pagkakataon. Mga simpleng bagay. So, yung iba kasi mga tao, ang idea nila ng gratefulness and happiness ay parang ganito. Ang sinasabi nila sa isipan nila, magiging masaya ako kapag nakuha ko na ito. Mm. Ibig sabihin, magiging masaya sila kapag nakuha na nila yung bagay na wala pa sa kanila. Sa madaling salita, hindi sila masaya ngayon. At magiging masaya lang sila kapag nakuha na nila yung gusto nila. So una pa lang, may mali na yun, sineset up mo na yung sarili mo for failure. Kasi kapag hindi ka masaya, no, kapag mali yung attitude mo, yung iniisip mo, magagawa mo yung maling action. Kapag hindi ka masaya, hindi ka ganado, hindi ka creative, hindi ka spontaneous, no, hindi ka makakaisip ng magagandang idea, no, baka nga nakaganong ka lagi, no? Oo, may ipag-usap, kasi malungkot ka eh. Totoo yan. Diba?